Tinolang manok. Kain na! Hello guys! This is Evo Marie D. Welcome to my channel! Ngayon naman po ay nandito ako sa aming bakuran. Kasi gusto ko po magluto ng tinolang manok. Kasi di ba ngayon maraming usong-uso ang mga pandemic, ang COVID na yan. So kailangan natin ng masusustansyang mga pagkain. So pipitas ako ng dahon ng malunggay. Ito ang sinasabi ko sa inyo, pagka meron kayong tinanim, meron kayong aanihin. Hindi na tayo bibili ng dahon ng malunggay sa palengke, bagkus, pipitas na lang tayo sa ating mga bakuran. Tara, pumitas tayo! Hi guys, nandito na ako ngayon sa part ng bakuran namin na may mga tanim na malunggay. Dito yan sa may tabi ng garahe namin. Ito yung isa sa mga puno namin ng malunggay. So, eto siya. Actually, mataas to dati. Katsin taas no, no? Pero kasi nung bumagyo, natumba siya. So, bumaba siya. At least, naging pabor naman sa akin kasi mas madali ako nakakapitas ng mga dahon. So, pipitas na tayo. Pwede natin siyang iganyan-ganyan lang. Yan. Para mapitas natin siya. Kasi di ba ngayon nga usong-uso ang mga pandemic na yan. So kailangan natin ng mga panlaban. At isa ito sa mga masusustansyang binigay sa atin ni Lord ang malunggay. Dahon ng malunggay para sa ating tinolang manok. Sayang nga lang at maliit pa yung aming papaya. Kaya hindi ako makakapitas ng papaya ng bungan niya para isama sa tinola. Pero may binili naman akong sayote. So tara, sa aming kusina. So eto na po ang ating mga ingredients sa ating tinolang manok. Meron tayong manok, tapos sinamahan ko po yan ng atay at balumbalunan. Yung iba po, nilalagyan nila yan ng paa ng manok. Masarap din daw po yun. Tapos meron po tayo ditong patis na pangpaalat natin at saka itong magic sarap. Tapos meron tayo ditong sayote, pwede ring papaya. At yung pinitas natin kaninang dahon ng malunggay, pinaghimay-himay ko na siya dyan. Then meron tayong luya, bawang, sibuyas at saka siling haba, yung siling panigang. So, ito raw tinolang manok noong mga panahon ng mga Kastila, inihahanda raw ito pagka may mga special occasion. Yung kunyari may mga bisita na matataas na tao. So, dun lang sila kakatikim ng tinolang manok at saka ng sinampalukang manok. Siguro ang ginagamit nilang manok yung Tagalog. Pero tayo, itong dress chicken na ang ating gagamitin. Yung mga nabibili lang natin sa palengke, sa market. So, ang gagawin natin dito, igigisa natin siya sa luya, bawang, sibuyas. Then, isasangkot siya natin ang manok. Sa, talagyan natin siya ng patis at saka sabaw. And then, pag kumulo na siya, ilalagay natin ang gulay. Tapos, luto na ang ating tinolang manok. So, eto po, halika, samahan niyo akong mag-gisa. So guys, eto na tayo. Magigisa na tayo ngayon. Pinainit ko na yung kuwali, tapos maglalagay na tayo ng mantika. So, ganyan lang. So, medyo hinaan lang natin yung apoy. So, unahin natin ang luya. Tapos, i-brown-brown lang natin siya dyan. Para lumabas lang yung flavor ng luya. Kapag medyo maganyan na siya, ilagay na natin ang sibuyas. Ako kasi inuuna ko talaga yung sibuyas pag kesa sa bawang. Kasi nga, mabango siya talaga pagka nauuna ang sibuyas. Natutunan ko to kay Chef Boy. Kay Chef Boy Logro. So, nung tinry ko, totoo nga, mas mabango siya kaysa sa mauuna yung bawang. So, ganyan-ganyan lang siya. Then, pwede na natin isunod yung bawang.
Actually, napakadali lang nitong tinolang manok. Kaya lang, naisip ko nga siyang i-video kasi usong-usong ngayon ang mga pandemic. So, sabi ko, why not na mag-ano ako ng dish na may mga masusustansyang pagkain. Mas masusustansyang lahok. So, ayan, hintay lang natin siyang mag-translucent yung sibuyas. Pagka ganun, pwede na natin ilagay ang manok. Pagka medyo okay na ang sibuyas. Ganyan lang. Actually, napakadali lang namang magluto ng tinolang manok. Natutunan ko lang to sa aking mami at saka sa aking, si ating maming nung araw. Yung, kasi dati, pwede natin ilagay yung manok. Dati kasi tumira ako nung college pa ako. Tumira ako sa Cabanatuan City, sa Nueva Ecija. So, doon, meron kaming tiyahin na si ating maming. At pinsan niya ng mga mami ko. So, tinuturoan niya kaming magluto. Ako, si Ate Lala, at saka ang Ate Betbet ko. So, ito yung isa sa mga tinuro niya sa aming mga dish. Kaya, natutuwa naman ako kay ating maming. Actually, tagagapan ng ating maming. So, pagka ganyan, ilagay na rin natin ang patis para kumapit na yung lasa ng patis. So, ako kasi nilalagay ko lang isang ganyan. So, yan, para, tapos spread lang natin doon sa mga para maano siya. Kumapit-kapit yung lasa ng patis sa kanya. So, lagyan din lang natin siya ng pepper. Kasi masarap ang pepper. Hindi ko pala naisama kanina yung sa binidyo ko yung pepper. Nakalimutan ko. Pero kasi actually, talagang lagi akong may pepper. Kasi pantanggal din siya ng lansa ng manok. Tsaka, ewan ko, masarap kasi pag medyo maanghang-anghang. Parang may kick siya. So, yan. So, haluhaluin lang natin ng konti. Then, antayin natin siya dyang masangkot siya. Yung pagsasangkot siya, diba, ginisa na natin siya dyan. Yung parang makikita natin na medyo luto na yung manok. Yung parang iba na yung color niya. So, takpan lang natin bago natin siya lagyan ng sabaw. Kasi pagka ngayon natin siya nilagyan ng sabaw, hindi pa siya sangkutsyado, medyo malansa kasi. Malansa ang manok pagka ganun. So, yun naman ang turo sa akin ng mami ko. Sabi niya, kailangan sangkutsyado ang iluluto mo na manok para matatanggal ang lansa. Tsaka luto talaga ang manok. So, hayaan muna natin siya dyan para maluto-luto siya. Then, tatakpan ko lang siya sandali. Ito yung sinasabi ko sa inyong texture na pag sinasangkot siya ang manok. So, ngayon, didagdagan ko ng konting tubig. Konti-konti lang ang tubig para ma-absorb pa niya yung flavor nung ginisa natin. So, hayaan lang natin siya dyan. Tapos, unti-unti natin siya lalagyan ng sabaw pagka talagang lutong-luto na ang manok. Ako mapapansin nyo, nilagyan ko siya doon ng isang sili kasi gusto ko yung medyo maanghang yung sabaw niya. So, balikan ko kayo ulit. So, guys, nilagay ko na kanina yung sayote tsaka yung mga sili ko pang natira. And then, ngayon, lalagyan naman natin siya ng pinitas nating dahon ng malunggay. So, mainam kasi ngayon yung may sabaw, tsaka masustansya ang ating kakainin. Para may panlaban tayo sa mga COVID. Kasi diba ngayon nga, usong-uso yung mga pandemya na yan. So, kailangan, may mga binigay naman sa atin si Lord na mga gulay sa kapaligiran, sa palengke, sa bakura natin. So, i-maximize lang natin yun. Gamitin natin siya.
So, iluto natin siya ng tama at tiyak naman na tayo ay sisigla. So, ayan na siya. Then, pagkaluto na ang ating dahon ng malunggay. Actually, madali lang naman siyang maluto ang dahon natin ng malunggay. So, pwede na tayong sumandok. Ako kasi ngayon, mas gusto ko yung maraming gulay. Tsaka sabaw. So guys, eto na ang ating tinolang manok. Happy eating! So guys, ngayon luto na ang ating tinolang manok. Titikman na natin siya. Actually, ang tinolang manok, kagaya nito, ito na ang ating finished product. Kung makikita nyo, meron tayo ditong gulay, malunggay, at manok. Tapos may sili tayo na masarap. So, masarap siya sa kalamansi at patis na sausawan. Tsaka sa mainit na kanin. At tsaka, ang malunggay kasi, trivia lang, isa siya sa mga wonder plant na ginawa ni Lord para sa atin. Masustansya siya at madali pang tumubo sa ating hardin. So, kung meron lang tayo mahihingi sa mga kapitbahay or sa daan, may mapipitas tayo dyan na kaputo lang ng puno ng malunggay, pwede nating itusok ito sa lupa or sa paso, then tutubo na siya. Napakadali niyan tumubo. So, happy eating and thanks for watching. Till my next video, please like and subscribe to my YouTube channel. Bye! Tinolang manok. Kain na!